Isa. Okay, ito na po yung pinaka-last part po ng ating program. So, malapit na po tayo magtatapos. So, bago po ang lahat ay magkakaroon po muna tayo ng testimony. Okay? Testimony. So, pipili po kami, galing po sa inyo, doon po sa mga nag-outreach, kung ano po ba yung inyo pong mga karanasan kung kayo po ay lumabas kanina. At bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na ibahagi yung inyong pong kakaibang karanasan nung kayo po ay pumunta po doon sa inyong pong mga area na inassign po sa inyo. Okay? So, sino po ngayon dito yung gusto pong mag-share ng kanila pong karanasan? Apat lang po. At bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magbahagi po ng inyong pong mga karanasan. Okay? So, sino po? Brother Bobet? Mag-share? Okay? So, bibigyan po natin si Brother Ruben po na mag-share ng kanya po karanasan. Babanggitin po muna kung saan ka banda na na-assign at saka bago mo sabihin yung karanasan ng grupo po ninyo o personal mo na karanasan. Okay, ako po ay Group A. Hindi ako nakakandili. Group A po ako. Kami po ay na-assign. Doon po ako sa my part. Opo. Kami po, gusto ko lang po kanilang i-share yung mga naranasan namin po as a group and as a person ng pagkakamalala. Umalis po kami dito, parang wala lang. Kasi na-expect po namin ba. At yung unang-una po ng in-approach na mga tatay, sila po ay may hawak na sigarilyo. In-approach po namin isa, ayaw po niya ibigay kasi bagong simple pa lang. Bago hindi po lang po yung sigarilyo niya, sabi niya po sa amin ay sayang naman daw po kasi minsan na daw po siya yung sigarilyo kaya ay hindi sa amin. Pero willing nga po siya magpaawit at maganda kami ng pray sa kanya. At, pero yung isa po ay willing po siya ibigay po yung sigarilyo po niya. Kaya isa po yung isa naging nabuhay po. Wow, okay ito. Magandang unang-unang natin, maganda yung impresyon. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy lang. Doon sa mga nakasalamuha po namin bilang mga kabataan, totoo po ako kasi meron po kami in-approach, sila po yung nag-ayos ng... sila po yung... Karamihan po kasi na-approach namin mga busy. May nag-ayos ng gulong ng truck, may nag-ayos ng... Nagahanap ng washer, ng bag, meron po nag-gilin. Lahat po sila, sabi nila, busy ka. Pero kami po, okay na mo mag-approach. Tuloy-tuloy lang. Dito kami ng gusto po namin. Pero sila po tuloy-tuloy lang. Pero sa tuwing kami po yung aawit na, ang kaya po yung mananalangin na, yung po namapasin po namin. Yung po halos, habang isalita kami, yung po ginagawa nila, halos din na po, willing silang, ayaw nila makinig, pero yung kanila po tenga, nakikinig. Kasi maraming po yung mararamdaman nyo, nakikinig sila. Kasi kagaya po nagtatornilyo ng, gym. Halos eh, kung tutusin nyo po talaga, mapansin nyo. Kasi yung tornilyo, halos ayaw pumasok doon sa tornilyo. Doon sa yung nuts sa washer. Ayaw pumasok. Ibig sabihin, iba yung attention niya. Praise God po kasi sa pamamagitan po ng mga kapatid ay alam namin na kahit sinasabi nilang busy sila sa kanilang kumuyagan yung mga ginagawa, ang kanilang puso at ang kanilang pontena ay ginagamit ng Panginoon para lahat ng message na binibigay namin sa kanila ay naitatanim nila dito. Praise God po. Dahil sa yung po ay sa pamamaraan ni Jesus Christ, alam na alam po natin na ang Holy Spirit ay gumagawa ng tayo. Yung po ang ay po naramdaman. At kung kayo po ay mag-evaluate na po dito, kami po ay masaya-masaya kami dahil sa lahat po pala sa grupo po namin. Lahat ng grupo po namin halos hindi po marunong kumanta. Pero praise God po kapatid, naramdaman po namin ang presensya ng mga dahil sa tuwing kami po ay kumakanta na, hindi na po namin naging naririnig yung aming po sa rinig mo ng boses sa Panginoon. Balak po natin ang Panginoon.
Sila po ay mahalin siya sa inyo. Yan po ang ating proportion na pakiramdam ng tayo kami po ay habang kumakanta. Bagama kami po ay sinabi po namin na halos kami po ay wala to po ang pagkanta. Wala to, kaliwakanan ng pagkanta ay hindi po nagpapinaramdaman po namin ang hindi po pagkumbaya ng Balanes Pebosa. Yan lang po.